invite po sa ating lahat. Una sa lahat ay aking kinikilala ang God Almighty, na siya po ang liwanag, na siya ang lumikha ng tatlong personas na bumubuhay sa ating lahat. Una sa kanyang nilikha, ito ang langit na siyang Diyos Ama. Pangalawa sa kanyang nilikha, ito ang lupa na siyang Diyos Anak. Pangatlo, ang katawan ni Adan, Diyos Espiritu Santo. Akin din kinikilala ang nilikha ni Adan na siya si Eva, Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko ang divine personal ng Diyos Ama, Ama Martinia, Numanagelo, Damagan, Palosig. Kinikilala ko po ang divine personal ng Diyos Anak na siya si Inay Maria Conchita Santiago, Ilagan. Kinikilala ko ang divine personal ng Diyos Espiritu Santo at ng divine personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina ng Sanlibutan, Ama at Ina ng Sanlibutan, na sila po ang pinagmula ng ating buhay at ng ating katawan, at sila din ang pagmumulan ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan po nating lahat. Akin din pong kinikilala ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama, siya si Dalmacio Wilma, at ang aking ina, siya po si Wilma Dalmacio. Ako si Alma, na narito sa Motherland sa Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela, dito po sa Region 2 ito, Philippines po kami, mga kapatid ko, at lahat po ng trumpeta, maestro at maestra ng Motherland at ng Promised Land, yung mga nauna at yung mga kasalukuyan, God light po sa ating lahat. At isa na naman po na edisyon, ngayon ko lang nalaman, may pangalan na po yung aming programa. Ito po ang programa po namin, pagprograma na paglilinaw at pagpapaliwanag. So hindi magtuturo, paglilinaw at pagpapaliwanag. Yun yung kumbaga parang kumbaga title nitong ginagawa natin. Maliban sa piyesta na ginaganap natin ng Saturday and Sunday, yung Saturday and Sunday na yan, Mother's Day and Father's Day, may youth day pa yan. Mga kapatid ko, youth day pa yan. Kasi ang sabi ni Ama Martiniano noon, si kayo kuna natin pag-asa ng bayan. Kuna na. Kahit kuna na ni Ama hindi, kuna di may isang alakay, hindi nga nakangagak. Ibaga na din nga si kami ti pag-asa kit kuna na ni Dr. Jose Rizal nga kabataan ang pag-asa ng bayan kahana mga kabataanan. Hanla nga adult and grandfather pa yan. O, ngam ko na ni Ama si kayo ti pag-asa ng bayan. Si kayo ti pag-asa ti Diyos. Imagine mo yon, mga kapatid ko. So, kumbaga, kung titignan natin, bakit naging ganon? Pero sabi kasi ni Ama Martiniano, ubing man lakay man, kuna na, agpapada, kuna na, ngamang rugi nga agadal, gaputi saan na nga panakaam mo, itinagapuan na. Awan ngamin amuna. So, nga kuna na, nga uray pa ino, ubing tinagayab kuna na DJ Lakay uray purawon ti iming na agtulnog ket mapan so siya kuna na nga hanyo nar aramit idi ti ka ubing yo gaputa anya la DJ nagayab ngem ita kuna ni Ama idi maaramid itatan uno magana uno agtumpal ka gaputa kuna na awan ti ubing awan iti lakay kuna na pantay-pantay iti daytoy nga sursuro kumbaga parang nalalaingak tala na kaya kuno mabakilatak ng sika. Awan ka si Jay. Gaputa kuna na, ubing ken lakay, ubing man wano na taungan man, kuna na wano baki man, kuna na agpapada nga awan ti amuna, iji pakasaritaan ti Diyos ken pakasaritaan. Iti pan nakaparswanag ito yun. Kaya ito po ngayon mga kapatid ko, usapan pagliliwanag. Kaya sabi nga nung isang kapatid kanina, nasabi niya, yun lang pong katuruan ni Ama, wag po nating baguhin yung katuruan. Yun yung isa sa mga sinabi nila. Well, ito ngayon, kaya nga sabi kanina rin ng kapatid, ito po ngayon, at nagpapasalamat siya na mga kasali at parte ng programa ng pagpapaliwanag. So tingnan natin, pagpapaliwanag po ito. So, kumbaga, kung ano yung sinabi ni Ama Martiniano, mga kapatid ko, kaya sabi ko sa inyo noon, hindi natin kailangan ipuwera yung iba. Kailangan pagsasamahin natin. Ngunit bawat salita na ngayon ni Ama, kailangan nang may paliwanag. Ang ilan sa mga bagay, so kung paliwanag, syempre, we are going to give the exact ano yung ipapaliwanag natin. Or be specify ano yung ipapaliwanag natin. Ito example ko nung sinabi ni Ama sa akin na parte na pagpapaliwanag, huwag babaguhin. Huwag babaguhin. Ngunit kailangan ipaliwanag. Ngayon, ang sabi ni Ama Martiniano sa akin, mga kapatid ko, sabi niya, itipan na kaamom. Ayun,
punta na naman ako doon. Kasi usapan ng hindi babaguhin. Ngunit, kailangan ipaliwanag. Hindi pwedeng, hindi mo nga binago, rinirepeat mo lang. Rinirepeat mo lang yung sinasabi niya, pero hindi mo pinapaliwanag kung ano yun. Sapagkat maging si Ama Martiniano, ang tinuray niya sa akin, sabi niya, iti panakaamom ti kabalinan ti himno, o ama nga arimi, maamuam ti kabalinan, kanti pakaistoryaan iti Diyos. Apay dejay, hampay nga nalawag nga nakita tayo, hampay nalawag nga nangag tayo dejay, o ama nga arimi, kankantaan tayo sinabado din Domingo, apay nga nga ibaga na pailaeng, ti panakaamom, kaya't nasawin hang pamok, hantay amo, di ba? So kayot na ngarog na sa wintata, let us be specify, ano yung kwento nung himno o ama nga arimi? Yun yung kailangan natin ngayon eh. Kasi lahat naman tayo, I guess so na lahat, halos lahat ng pumunta kay Ama Martiniano, mga bumisita doon, nakipaghimno sila, o ama nga arimi. Tulungan na kami nga kararag iti ama nga man nakabaling ti amin, ada iji langit ti trono na, ada kada kami dito'y karinga lugar. Oh. Kumbaga, yung mga bagay na yun, kinanta natin. Pero doon sa pagkanta niya, doon sa pag-awit natin yan, ang sabi ni ama sa akin, itipan na kaamom. Itipan na kaamom, mga kapatid ko. Yung pagbigkas ko na yun, ibig niya bang sabihin, hindi ko amom. Hindi ko alam. Kabisado, kabisado di Jay. Mga kapatid ko, so kabisado. O mapanta pa'y sumaruno. E ngayon ang nga bagay. O inawat ko si bibiyag na Diyos. Kabisado. Pero ang salita kasi ni Ama, itipan na kaamom. Apay, di pa nakakabesa, di lyrics na, nga tahan ko pa'y nga taam mo. Itipan na kakabesa, pa'y di lyrics na, hantay pa'y nga taam mo. Kabsat. Kaya nga doon sa parte nito, kaya sabi ko, yung paliwanag ngayon. Tinan mo. Yung paliwanag. Ano yung paliwanag ng himno na yan? Kahit pa isuji ko na mag nga, uray pa'y among nga kantaan. Uray among nga i-recite beta. E ang sabi niya sa akin eh, itipan na ka-among. E nung time na yung sinagot ko sa isip po, sabi ko, Iloka, ano diyan ka umawatan? Imagine mo yan. Pero I myself, nung bumunta ako ng Promised Land, sinabi ko, kunak kanya na ijimaysa, kunanamit ni ama kanyak, tipan na kamong, tikabalinan, tihimno, o ama nga arimi. Kit mamuak ka nun, tipakistoryaan iti Diyos. Tata kunan na kanyak, kitwin ah, ala ipalawag mo man kanyak sister. Kaya nga nung, pinag-usapan namin yan ni Sister Rufino, sabi niya, when mauwatak DJ, malagit ko DJ nga saritaan ka, sister. O ama nga ari, may sino DJ? Ni Ama Martiniano. Tulungan na kami nga kararag. Sino DJ nga agmang tulong kina tayo? Isuday ta ko na na itibiyag tayo, nga isumit lang ni Ama Martiniano. O, at DJ lang, DJ trono na, sino DJ ni Ama Martiniano? At dakada kami dito yung karinga lugar, sino nga DJ yan? Kakunan na, nang hala ka ng timbaga ni Ama, isulay bagada. Kasano nga rin sa rita na nga, itipan na kaamuyo. Apay nga ming hanapay lang baga. Bakit sabihin niya bang itipan na kaamuyo? Bakit hindi nang diretso sinabi niya sana nang alam na natin? Isa pa ang usapan. Itikuna ni Ama, iti, nagasat ti tao nga makabigbig, makaamu kanya. Apay hantay pa yung amu ni Ama? Hangka din ni Ama Martiniano Manageno Damagan Talosig, pero mayroon akong nalaman. Nung last na punta ko, na ang akala ko si Ama Martiniano ay tumira sa Kandanong Kabagan. Hindi pala. Dahil siya para ay tumira sa Kandanong Kanyogan, Santa Maria. Hindi pala Kabagan. Inulit ko. Apay nga niya Kandanong Kanyogan, Santa Maria. Hanga Kabagan, Haan, Santa Maria. Oh, yung pala yung Kandanon, Kanyogan, Santa Maria. Ijay danganag dyan. Hindi, akala ko nun, Kandanon, Kabagan. Hindi pala, Kandanon, Kanyogan, Santa Maria. O, imagine mo. O sa atin lahat na pumunta, narinig natin yan. Hindi.
Eh sinabi ko yan eh kay Mr. ano, kay Mr. Mr. Talosig. Kung ano kabagan kayo? Haan? Kanyogan Santa Maria kami. Ha? O di, tina mo? May nakuha ko. So kumbaga parang, ito nga, kagaya yung sinabi kanina. Kunana awanon iti Diyos iti tao. Ano yan? Rinipit nila yan. O, diba? Ano? Okay, may mula, ano natin yung kwento. Iti panagra, pinag-arado ni Ama Martiniano na kangag iti timag na kunana. Martiniano, awanon iti Diyos iti tao. Nagpalko. Nagpalko. Iti nagpalko malang, nangag naman ang titimag. Martiniano, awanon iti Diyos iti tao. Nagpalko man lang. Inuli na. May katalo. Martiniano, awanan iti Diyos, iti tao. Inika nanti, alam dyan pa nang ibaga na, inika na dyan pan na kay Kabil, ti Arado, dyan nuwang na. Imbati na dyan, kitnagnan. Na dyan, kanigid kanawan. Nagkanigid, nagkanawan. Gaya, palko aja kami eh. Nagpakanawan, nagpakanigid, ganun. Hindi ko masyadong hindi ko na masyadong marimain kung yung first na kanto, nagpakanigid, doon nagpakanawan. Panuorin nyo na lang po, nasa Facebook yon. Nasa Facebook yon. Ang tanong, anong ang paliwanag nung tatlong beses na sinabi ng tinig kay Ama Martiniano, Martiniano, awanan iti Diyos, iti tao, na mitlo. Ano yon? I-repeat lang din natin ng ganon? I-repeat lang ba natin din ng ganon? Kagaya ng sinabi ni Ama, uri sa din mo ti papapanama ang kantuag may maysa, tadaamakin inanga kakuyog-kuyog mo. Iiji ka dyan to mo masaba mo, kabsat, uri sa din mo ti papapanam, awan ang kantuag may maysa, takot dati, amakin inanga kuyog-kuyog mo. Ayun, i-repeat lang din natin, ganun? Panahon ngayon ng paliwanag, kaya nga, bawat salita ni Ama Martiniano, kailangan na nating ipaliwanag. Kaya nililiwanag ko, wala tayong babaguhin, ngunit yung mga tinuran ni Ama, kailangan nating ipaliwanag. Kaya nga, in my side, in my stand, sinasabi ko, na stand ko si Adan galing sa salita. So everything na patunayan ko is Adan galing salita, kasi yun yung stand ko. Pag dumating yung sinabi ni Ama Martiniano na mag-check, or mag-question, kukwestiyonin nila si Adan. Siyempre ang stand ko, si Adan galing sa salita. Yun ang ipapaliwanag ko. Kung yung stand mo, si Adan galing sa lupa, yun ipapaliwanag mo din. Stand mo yun eh. Ganun yan. Ngunit, mismo kay Mr. John Bagawisan, may idimbaga na deta, kukuna ni Ama nga umay. Tiya, kuna na, mayayaman, may impluensya, kunana, tatakal nga tao, kunana, natatnang nga tao nga umayda nga kwestiyonan, tisarita nga Adan ditoy, kunan ni Ama umayda. Alam niyo sabi ko, among uncle, hamot nga nariga, dahi takit nga saritaan kada kayo ditoy, promise lang. Sisiw lang deta, kunak. Siyempre, promise lang deto, di yukot masumbatan di dyan, di yukot may abugaduanan, di yukot di may palawagan. Amoy ti sumba na kanya. Dahil talaang handa nga makasigurado dito sa ritam. Hangka makasigurado kanya, handa nga makasigurado nga kayang ipalawag. Handa makasigurado dito sa ritam nga kunam, sisiw lang dahil tanga sa lutsod ka na kanit. Adyatihan na makasigurado. So, ibig sabihin, hindi siya makasigurado kung maga hindi 100% na sure siya dun sa katuruan na nalaman niya. Or, hindi siya sigurado na 100% di pa nakaawat na ijinanggan na. Kasi kung hindi siya sigurado di susuro nga inawat na, siguro naman wala siya doon. Ngunit sa panahon, mga kapatid ko, na mayroon na magku-question, yun na hindi niya na alam kung lahat sila masasagot, makakapagsagot. Ganun po yun. So, dito tayo ngayon paliwanag. Balikan ko, o ang mga arimi, mga kapatid ko.
So imagine mo dito nga o ang mga army nung tinanong ko, kit amirisim ah, ni? At pagpatulungak nga lawagan tayo dejeta di sarita ni ama kenyak, itipan na kaawat mo, pagkatapos utosan nyo ako nga amirisim. Si kayo nga inyamo na amirisim dyan. Pwede bang i-share nyo sa akin? Tapos ko na. Kit, paano amirisim ah, o ang mga army? Kimbaga na mo nga o ang mga army? Wingarod, o ang mga arimi. Niya ngay dadyay. Ka o ang mga arimi. Awan sa amat, ang samat nga makalawag. Kaslano, puraw, 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 puraw. Ka awan dala namang puraw, puro, puraw. Kano naglibagang ngay. Nulim, nag-yelo ngay, puraw, bugam latak, yelo garuday. Paano ay Clorox mo, di ba? Pag ko naman ni ama ko, labaan na nung ka, Mr. Klein. O, pagkatapos Mr. Klein, di na pa'y kayanan ko na naki-isang rocks mo. Kano di na pa'y kayanan ti isang rocks ko na naki-ikulada mo. Isang blitz mo. Diba? Imagine mo, Ajay. Isunga ko na ni ama, kita jitao. Kuna na, ni ikulada ni ama, pumuraw. Tata. Imagine mo, sige ko na na. Kita nyo ti tao nung ikulada ni ama, pumuraw. Alam mo noon sasabi ko, kasano nga ikulada ni ama ka pumuraw? Kiti may kulada ka kwa. Nulupot, may kulada pumudaw. Ngam tao may kulada ngumisit. Ngam ko na na, haan, nun ni ama ti mang ikulada iti tao, pumudaw. Kasano di jay? Ngamin agsarita ti tao, makisango ka ni aman, agsarita da, kitam ka aglengot. Aglengot di tao. Agsarita da ka ni ama, ha? Oh, mamasay. Aglengot. Siyempre, da sakit na. Kukurat nga di mo, di tsuraan na niya. Di siya pinapisarita na ka ni ama. Kunan na. Aglengot da ita. Agsarita da, aglengot da ita. After that, nga pinaglengot na, pumuraw, lalo nung may kulada ngay dagi di basol nga kunada. Oh. Ipan na kay kulada, siyempre, umuna, pumudaw ka, siyempre, hamu-amu na mabain ang kawun no saan, di sarita. Kasi ikaw mismo, alam mo, tama yung sinasabi niya eh. Ang maga, ang mahirap nun, kung mayroon kang kasama na nakaalam. So, sikreto mo. Iso di jay. Iso nga ko na ni ama, iti may kulada, iti panakaikuladam, iti saan mo nga panagsintir, kuna na, agsaya at ka. Ngam iti panakaikuladam, agsintir ka, tatawalan na ka. O. Oh. Katulad dito, may isa, dito istorya, dito yan, puto istorya. Deji, may isa, nga maestra iya promised land, ang kumalagit tinagan na. Siya yung gumagabay, nag-guide sa mga tao na may discipline. O, dito lang ha. O, nagdi-discipline siya sa mga tao, sa mga bata. Ganon. O, dito'y kastilaing dito'y. Dito'y kailangang tugaw, bubing, dito'y lang. Kasi, siya yung nag-guide ng discipline. Siya yung baga nagpapatupad sa kanila sa disiplina. Ngayon, siya rin ang nagsasabi nga kunana, nutimpaan na kayo ni ama, ha, kayo't sintirta, ayat ni ama kanya yung diya, bendisyon niya. Then, mayroong time, ganyan sana, nakaupo, nakagilid sa may, alam mo, dun sa gitna, dun sa umuan. Di ba, mayroong pillar siya dun sa taas? Oh, dun sa may bleacher. Kahoy pa kasi nun. Maganda yung pagka, di ba, nagsanggir na nga, di ba, stoy na nagsanggir. Nakasanggir. Deja, itatang maestro. Pag ang mamam, si ma, umasinag ni ama kanya, na, prang, kunayot na. Dito mo ano niya na ano niya terarami doon da apay nga mga sinipap ni ama tikos din ah. O di na ito yung nakasanggir iyan ti pillar nila lalo nga nay padag nga kas diay. O iji pan nakaipadag na napukaw kanu ti panakdengeg na. Isu nga indarum na ni ama. Indarum na ni ama. Maysa maestro diay taga Piña Blanca. Tata, iti indarum na, kunada, plangkon na. Aje ti ma-remind ko di istorya da kanya. Idi sinipat ni ama, yung mga makarelate sa kwento ko,
pakicheck nyo kung anong pangalan nun. Kumbaga parang, noong daw lilipak ni Amat Kustoy na, siyempre naiikwa, plangkon na, ajit isarita na. Plangkon na din nawala yung pandinig niya, han nga makangagun. So tatay darungan ni Ama. So nga kunada, isuna nga nang ipatpatupad ti disiplina, isuna nga nang ibaga iti tao nga, hang kayo sintir, no, sipatan na kayo, unatimpaan na kayo ni Ama, tadi jay ayat na kada kayo, eh bendisyon na kada kayo, hang kayo sintir, tatad imbaga na. Imbaga mga kasjay, tata, aksintir ka, tata, idarong mo ni Ama, plangkong na ko na, Ama, ngamin. Ano, aji plangkong na, iji ka, no, pinang sipat na, turon nga kastadyan ti filler ti Kustina yun nga na, nawala yung pandinig niya hanan makangag ganon kaya naging parte nun. So kung ano man yung mga bagay na yan kumbaga parang ito nangyayari. So kung nada idi Ama idarom nakakanota na napukaw di pa nagdunod na among tikunan Ama kanya na, bayan nyo ta idarom na bagbagi na. Ayot isarita niya. Bayan nyo ta idarom na bagbagi na. Then yung isa na tao, sabi niya, inayaban na ni Ama nga nagmerienda. Among ti merienda da? Kamote. Kamote, root crop. Kamote. Tata, di magmangan ni Ama, bigla nga, kuna na dyan ti panagkaga na, idiruwar na, aglalati nga lansa. Kamuti, aglalati nga lansa na diunag. Alam mo sabi ni, di siyempre mula agad DJ nagpamirinda. Imposible met ang jingin nga DJ kamuti nga hinukay mo. Agdatiglap natin nga lansa na nga bas, idiunag ti kamuti. Din kinan na rin nakagap na DJ. Amunti ko na na. Sigun ni Jis Toriada, ko na na. Kastoy ti panamatim ka ni Ama. Awan ni Jikamuti, Ajay. Awan ni Jikamuti, Ajay. Nung impakita ni Ama, no sino siya. Kaya ngayon, yung mga nagsasabi na, versus so kaya sabi ko nga sa inyo, kung ano yung standing dun sa paniniwala nyo, go ahead. Wala tayong babaguhin. But then, it's a challenge sa inyo na ipaliwanag nyo kung ano yung narinig nyo na yan. Just leave. Ipaliwanag nyo lang. Bayaan mo lang. Agtimpla. Bayaan mo lang. Tinitimpla nyo. So, kumbaga parang dito po sa atin, mga kapatid ko, DJ nga, parte nga, panangipalawag. Katulad po niyan, lagi ko sinasabi. Sa atin, o ang mga arimi, ilan yung napaliwanag? Mga kapatid ko. Ingingungutag na bagi. Inawat ko ti si bibiyag na Diyos. Kaya na yung tanong ko sa kapatid. Inawat ko ti si bibiyag na Diyos. To'y pusok anyan nga ragsak na. Ragsakan nga nang awat yung si bibiyag na Diyos. Din sabi ko, naramdaman mo naman. Tapos, tinignan niya ako. Inaawit mo yun eh. Inawat ko ti si bibiyag na Diyos. To'y puso. Anyan nga nagragsak. Naramdaman mo yung ragsak nung tinanggap mo. Ngayon, inaawit mo, naramdaman mo yung ragsak mo. Actually, kaya dito nga, DJ Sarita nga rin nga kabalinan. Kapat mga kapatid ko, ito yung minsan kailangan nating unawain. Kasi lagi po sinasabi po sa inyo na we must be responsible sa mga salita natin. Mga kapatid, we must be responsible. Kaya nga dito mga kapatid ko, pag-uunawa po pang-uunawa. Ito lagi kong kinukwento ito, but I believe, mga kapatid ko, na hindi lahat ng taga-promise lang, hindi lahat ng maestro na pag-usapan nila kay Ama. Mga kapatid ko,
nung pinag-usapan namin nga kuna na agadal kasursuro pagayatan ti Diyos, kuna na, pag-uraya, tinamo. Maraming nagsasabi, ang mga ginaganap natin ito, pag-uurayan laungan. Ngam, kanyakan na namin imbaga nga, at pamati ka pag-uuray. Kasi ang sinabi ni Ama sa akin, agadal kasursuro pagayatan ti Diyos, bayat pa nag-uuray. So binigyan niya ako ng gawain ko habang ako'y naghihintay. Mga kapatid. So kumbaga itong paghihintay na ito, kailangan nating alamin sino yung hinihintay natin. Then, nung panahon na yan, sinabi niya sa akin ni Ama nga, itipan na itiyan. Kasi mayroon yung sinabi siya na pag-urayam, sino sumangpat Ama, iso tiari sa ngalubuan. So kunak Ama, kasanunak mabigbig, iti ko na na kanya, hangka madanagan, tasipod pa iinaw da ka, amunakan. Iti problema ang kuna na kanya, kasanong iso na nga mabigbig? So ang tanong ko sa kanya, Ama, kasanong ka mabigbig iso na? Mabigbig mo iso na babaon ti Alpha ken Omega. Alam niyo nung panahon na sinabi ni Ama sa akin yan, ang mukha din, ano nakalam? Kimbaganan Alpha ken Omega? Baka bigbigan Alpha ken Omega? Eh ang tanong ngayon, nung dumating ang panahon, una enter counter ko, niya ngay sister ti Alpha ken Omega? Kuna naman ni Ama, kadi pa kabigbiga ka no kanya na kagawa? Iso ti Alpha ken Omega? Kinukwento ko yan. Then may nagtanong, sister niya ngay ti Alpha ken Omega? O nag-isip ako, ano nga pala yung Alpha at Omega? Kanyang Alpha ken Omega, dinalpasan niya. Hindi. May kwento ang Alpha, may kwento din ang Omega. May kwento ang Alpha at may kwento ang Omega. Dinam mo sa bawat salita ni Ama Martiniano, kailan lamang, no? Nung natiklo ko kayong lahat. Ilang sulok ng piramid? Apat. No? Apat. Ang sabi ko, bakit sabi ni Ama sa akin walang sulok ang piramid? Adaa upat. Pero sabi pala niya, piramid. Pira. Mid. Awan ti sulok ti pera kasi yung sa lapid. Ngayon, dun sa usapan na yan, di syempre, kasi malalim, sabi ko sa inyo, yung salita ni Ama, malalim. Malalim. O, magbalik na naman tayo sa history. Magbalik tayo sa history kasi wala tayong ibang paruruunan. Anya ti kuna ni Ama, kuna na, apay adda kayo. Iti kunada, gapukeng ka Ama. Ngayon, dito sa motherland noon, na itre-training yan, or kahit ba doon sa, nasa ano yan eh, na, nakasulat. Iji papanti promise lang, ti kuna ni Ama, apay adda kayo. Iti sungba yudjay, gapukeng ka Ama. O di syempre lahat ng nakarinig, anya ti kad, apay adda kayo, gapukeng ka Ama. Puro kas diyay ti sungbat, at sungbat mit ni Ama, agyamanak, puro kas diyay lang mit. Ano yung kwento nun? Ilan sa atin kaya nagsabi ng ganon? At ilan din ang sa atin ang tinanong ni Ama ng ganon? Halos lahat? O. Yan, ano ang kwento nung salitang adda kami, Ama, gapukin ka? Yung salita na yun, adda kami, Ama, gapukin ka, anong kwento nun? Anong kahulugan nun? Anong kahulugan nun? Walang nakialam sa atin. Kaya sabi ko nga, ito po yung paliwanag. Paliwanag po yan. Ang dami eh. Tingnan mo, gapukin ka yun, parang nare-repeat na lang na salita yun. Oh, sino ka doon in my ditoy? Amakin ina. Okay na yun. Parang ano lang yun, parang... Para ano bang nangyayari? Parang pagsusulit lang sa school ba? Kumuha ka ng 4 sheet of paper. Anya ti kadwa nga imay ditoy, amaken ina. Oh, kore. Anya nagluganam nga imay ditoy, tricycle ama. Kore.
Oray naglugar ka baso ng jeepo na ona tricycle. Ano person na kami? Correct. Pero mayroong bang nagtanong, mayroong bang nagpaliwanag noon kung ano yung mga yon? Kung ano ang mga bagay na yon? Wala. Wala. Ginaya natin. Ginaya po natin. Mayroon naman nagsabi, tricycle, wintaji gamin, ang digital lugamin tigulong na tricycle. Tricycle dyan. Tapos digital tricycle, iso digital lo personas pagbibiyagan. Apay kaya mo asawin, digital, awan digital lo nga personas pagbibiyagan, di dyan nga naglulugan ni digital. Haangar, uta tricycle, ngerti sumbat. Diba? Kaya, kumbaga dito sa atin, mahirap man o masakit man na tanggapin, talagang nag-follow lang tayo, nag-repeat lang tayo. But then marami nagsasabi, balbaliwan yung tisursuro. Hindi po nabago yung katuruan, ngunit yung katuruan ay naipapaliwanag na. Kasi hindi naman talaga tricycle nga tricycle tinagluban ng tikayat ng asawin. Ngayon nga min, dito'y bagim ti tricycle. Hanga di nagluban ng mga tricycle ti usapan di jay. Nakadanong kayo ti promise lang, may gaputa at dakin ka ti tricycle. Ngayon ti pugnong alugan ko na ni Amo Martiniano, ti pugnong alugan iso dito'y bagi tayo. At daangin na, at da wirings na, at da gasolina na, at da langis na. Isu dito iti pugno nga tricycle. Hanga di nagluga ng tricycle haan. Hanga di jay. Kapsat. Dito anya kuyog-kuyog mo. Ama kin ina. Anya dito nga amam kin ina. Isu ti biyag kin a. Biyag kin bagik. Apay ngay dito. Kasano nga nagbaling nga amam di biyag mo. Wenta isu ti kuna ni ama. Hindi ganun. Eh ngayon ay papaliwanag. Apay ama ti a. Bakit ama ang tawag mo po sa buhay mo? Sapagkat sa ama nagmula ang buhay. Bakit ina ang tawag mo sa katawan mo? Sapagkat ang katawan ay nalilok sa katawan ng ina. Kaya nga sabi nga natin, yung sinasabi ko sa inyo, respect our own parents. E kano mo kaya nga respeto ron? Dadi inang kang tatang mo, pala sa mga pagsawsawan, pabiyag mo kang bagem? Anya nga ibabaso, di biyag mo kang bagem kang tatang. Siyempre parang kung iisipin mo yan, kaya masabi ko, ito po yung matter of explanation, paliwanag na. O balik na tayo dun sa usapan. O tatlong beses, kuna ni Maestro, dakil kang iti panagyaman na. Ta ni Mr. Alay Banhan na nalipatan dagiti nga istorya. Buong-buo. No, buong-buo. Anang arot kabalinan na tata, DJ Sarita nga nangag ni Ama nga Martiniano. Awanan iti Diyos, iti tao. Anong kwento nun? Punta tayo ulit doon, how many years or anong ilang beses pa din, maririnig ulit natin yun ang kwento? Ganun pa din, as exact as that one? As is... Hindi. Kaya nga kung titignan po natin, mga kapatid ko, we are not going to change the teachings of Ama Martiniano. Hindi. Ngunit ipapaliwanag natin. Ngayon, tingnan natin. Apay nga kunana. Uray di dyan sarita kunana ni. Amuyo tinagdumaan ti Maylokin Obulten? Ada tinagdumaan ti Maylokin Obulten? Ti Maylo? Parehas ng chocolate aja ka, di ba? Brand na lang. Numhaan. Tati ko na ni Ama, iti Milo, my mother is very low. Iti mo't over 10, kunana, ti tao over 10. Apay, inuberan na kunana, iti Diyos na. Over, inuberan na. Adi 10, sangapulo nga bilin di ay. Sangapulo nga bilin. Ngam inuberan ti tao. Anya kay nasawin, inuberan na. Kaya nangasawin kakabsat. Awan ti panakamuna, wuno, awan ti panagdayaw na ijay sa nga pulong abilin nga da jibagina. Mayat kay saan? Inuberan. Awan ti nakdayaw, ijay bagina, kun ijay biyag na. Ijay sa nga pulong abilin nga da kanya tayo. Diba?
Anyati ko na tayo, nag-nang-nang kamulunga di nga ngipanan, kagatumpay na padila. Ilam din yan. Kasi kami na nga, hamba nga talaga nga, nga mamumunga minu ka makbaan, di ba? Mamumunga minu ka. Oh, di ba? Da anya di ko nang paino kanu at naitig kulkaw na naksuragat kamit nga matan. Oy. So da mo agsaw no kaka. Kanu kaya mo di at ako mamut ngamin mata na tasakam tak mo di ka nga kwa. Tata sarita. Napintas nga tamo ngar nga itsura na da mata sa tayo. Di ba? Di karapule kaya. Kasanunok sa patos tayo kada mata sa ka tayo. Di ba? So kumbaga Jesus di ko na lang. Over 10 ngayon. So ako na kami nga tao inubaran na Diyos na. Ngamti ko na naman ni Aman. Iti Diyos at di langit di trono na awang ti sinuman. Lige di sarita niya. Iti Diyos at di langit di trono na. Tapno awang ti makaartap kung kwa na sinumang na pinarsuwa na. Yun yung mga original na mga salita. Yun yung mga original na mga salita. Kaya pa yung nga ibaga na nga inuberan ti tao ti Diyos. Kasi na mo ila ibaga nga awan ti isunga da di langit kanong di trono na. Tap no awan ti makaartap kung kwa na si asinuma nga pinasona. Sa atin lahat may nag-isip kung anong mga yan. Wala, ginaya lang natin. Ganun lang yan. Ngayon ang tanong. Kaya nga kung titignan na natin, doon sa mga punto na yan, at da dyan lang iti trono na. Iti pa lang original nga saritaan, antay pa'y kustyonan di dyan, da dyan lang iti trono na. Kung ganun, kung totoo na inoberan lahat ng tao, hindi naman na pala, hindi na kailangan na lang doon siya ngarot sa langit sa trono niya, kahit dahil, kahit nasaan siya, kaya natin uberan. Pero kung nanamitlaing, awan ti makaartap kinkuha na. O, nga pinarsuka na. Kat nabsulot ang tangaro dagi jay ajay nga sarita o burting kundi awan makartap anya nga rutat tatipagbalinan na di na kibor jay saritaan iso na mula ng kibor ajay insuro na o kinibor na kaya iso jay ko na nangarod nga di jay mitlang sarita sige ko na naman ni Mr. nga talosig eh amuyo ka di nga jay sarita mulang ni amati ag pinalo. Tangamin ti jimo lang sarita ni ama ti agsinungba kunana iti panagsinungba na kunana no nya ti inigama aso manya overtake ti ayam mo mat ada je lang iti trono na tapno awang makartap kanya awang makartap sister imbaga na lang ang ni aman aming nga tao inartapan na Diyos na ipili mo pa ilahal kung anong imbaga mga rog ni ama ngawang makartap kinkwana. O, di ba kadi? Di agbing na sa dadya, ay nangaruti surutan. Masapul nga, at dati may isa ka dagi dyan, nasarita nga ikatang tayo, tapos nagkikinawatan tayo. O, anya ti ikatang tayo dyan, ngarot at nga sarita, tapos nagkikinawatan tayo. Nunti ko na naman kanya ni Mr. nga Tobias, hanga mabalin ang aki sayan. Tanan niya, di ko na ni ama, kaisulay tati. Kaya po, doon sa mga salita ni ama, ijay nga nagkaroon ti war. Tinagdengeg gaputi awang panagabiris na dahilan sa igyong bisarita tapuro kas jay puro repetition of word tata ngamin naglaukan di obol ten ngam ti dati nido kin maylo anya ti kunana ala un tinido takanom di maylo tatay kanyak ni maylo may madras very low. Oh, sabalay na ya. Nga magsublita man, nagsublita. Naugudi aje gamin may mother's very low, eh, naugudi. Ije umun una, ta kunak na naugudi, ta kunana ni Mr. nga Samora Jimmy, tag ije kanu special forces kanu da jen, iti 1997. Ngam da jay, alam tinito kanum ti Milo, ada jay, ayan tirugrugi ajay. Ada jay tirugrugi. Katulad di jay. Oh, kitain. Di jay saritaan nga, fruit of love and fruit of knowledge. Yung usapan na yan, siyempre kin ni Mariano Bulalin, 1980s. Dito na kila Samora, dito na kila Bacane, at itong Tobias, 1990s na sila. Kasi 1990 namin yung sumangkit ni Promise na
1991 da nga, nag-stead giant. Yan ang kwento. So, yun yung alain ta, balikan natin yung kwento doon. Balitan natin 1980s na kwento. Alaang tinido, kanam iti may lotak no maamuam iti Diyos kang ka. Ang tanong. Ano ang relasyon natin sa Milo at saka Milo at saka Sanido? Gawa at saka yung... Diba? Parehas na gatas yun, kahit hindi ka naman maggatas, pwede na. Pwede ba bare brand na lang? Diba? Pwede ba bare brand na lang? Hindi eh, kasi yung kwento nga nung salita, hindi direct na yung tinutukoy na paninda or gatas o tsokolate ang tinutukoy, kundi yung salita. Isipin ko na niya ang mga tisarita at nakabalinan na. Oh. Okay. Ngayon, Inglesan tayo. Alaon tinido takanam di Maila. Maila, yeah. Ingles. You must need to do to follow Maila. Wrong. You must need to do. Wrong. Alaon ti Milo. Una na. You get the Milo ko maayay. Then, kunanan, kanam, tas kanam di Maisa. And you eat, kusi kumaya. Ngam iti nag-inglesan, ti kunanan, you must need to do. Do. You must need to do. Ano na yung nido? Yan na yung to follow Milo. My law. Paglintigan eh. Okay mo? So nagbago, no? Nagbago. Why? Why we must need to do and follow the law? So that we will know God very well. Very well. Tam? Ang ko'y baga nga gumatang kay ti Milo kinido ah. Ipalpalawak ko lang. So that we will know God. Tapno maamuan tayo, apay hantay pay gamin aya nga ammo. Di ba? Pantay magsimsimba, syempre ammo tayo. Ngayon di Diyos sarita, so that you will know God very well. So, the question is, what is God? What is God within us? What is God within us? Yun yung bagay na kailangan natin pag-isipan na. Kaya sabi ko, yung paliwanag ng salita, mga kapatid ko, tanuad da tayo ilaang iti sarita ni mga sursurutan tayo ngahan without analyzing, without knowing the history of the world. Nga imbaga ni ama kanya tayo, aga-apa tayo, talagang ngahan tayo kakasunod. Hantayo ag unity Jesus kayat ni ama. Katulad langin di bagbag kanyayo. Te kuna ni ama nga nobyok isu di biag ko. Ni sister isang kuna ni ama ti nobyo na di kwarta. Sinupugno kanyami nga duwa. May isang nga tao ti nagsao kanyami. Nagduma kami, nagduma ti sumbat. O ije noon doon sa ano sa Alicia at pinilit kami ah. Tsaka ipilit din kit imbaga ni ama nga tinobyok kit biyag ko. Kit ipilit na nga tikanunobyok kit korta. Haan ako na ni ama biyag ko. Haan korta sister. Tako na ni ama kanya tinobyong korta ko na na. So kayat na masawin am aming nga tao tinobyo na korta. Anak pumayag ah. Eko na ni ama nga tinobyok kit biyag ko. O dihang kami kinawatanin. Ang tanong bakit kasi ganon? Bakit iba yung sinabi ni ama sa kanya at iba yung sinabi ni ama sa akin? Ang tanong ngayon, sinong mas totoo nung sinabihan niya? Kung sasabihin natin nagsinungaling si ama sa kanya, apay nga nagsinungaling ni ama kanya na? Apay nga kasi yung timbaga na? So hindi natin, kasi ang bawat isa sa atin magkakaiba at hindi natin alam kung ano yung kaibahan. Hindi natin alam kung ano yung kwento niya. Di ba? Hindi natin alam. Mga kapatid ko, sabihin hindi natin lang kayo, sabi ko, balikan natin. Yung salita na yan, mga kapatid ko, kaya nga sabi ko nga, yung tanong, yung usapan na yan, una na, awanan iti Diyos ita. Balik tayo doon. Kasano na nga ibagang awanan iti Diyos iti tao, kat kuna tayo, kabsat nga, iti iso nga adat, iti Diyos nga adat, kada tayo, kit iso tibiyag tayo. Hangka nga taon na uwan tibiyag mo, bangkay kan. Kihamit nga bangkay, dagijay. Tao ko na namit, tigyan na sawin na dabiyag na. Ngumapay nga,
Ko na lang awan iti Diyos. Ito na. Rabsa. O diba, malalim yun. Awan iti Diyos. Ang tanong ngayon, noon kaya mga kapatid ko, ang kwento na yan, alam nila yan eh. Noong mayroon pa si Ama Martiniano, apay hangain, apay hangain alalan ni Ama di dyan na sarita. Siyempre binago na ni Ama yun eh, kasi nagturo na si Ama eh. Magana kumaalayban at dan iti Diyos iti tao. Wala pa rin. Wala pa rin. Ang tanong, bakit hindi ibinago ni Ama? Hanain niya lang. Di dyan nga saritaan, kit at daisunan nga nagisuro. Di ba? Katulad yung salita, kuna ni Ama, awan makamamoy, di Diyos kinawan makamamoy ni Adan. Nung nagtuturo si Ama doon, nung hanggang 2007, bakit hindi niya binago? Apa hindi niya binago, samantalang alam na nila, kilala na nila ang Diyos sa promise land, kilala nila si Adan sa promise land. Apay handa nga binago. Sinabi niya na sana, mga anak, mayroon nang makaalam sa Diyos, mayroon nang nakaalam kay Adan. Binaliwan na kumana. Ngum apay nga hana imbalew. Hanggang sa huli na kanya, na nandun siya sa presentasyon na yon, sinabi niya, walang nakaalam sa Diyos, walang nakaalam kay Adan. Gayo. Ang dami nang nakaalam kay Adan. Majority ng promise na, majority ng nakaarinig kay Ama, majority ng pumaroon na kinig kay Ama Martiniano, kilala niya si Adan galing sa lupa. Anong kulang? Majority alam ng tao, iti Diyos lawag ayat gandiyan. Majority ng tao, alam niya na, na ang Diyos nima sa kanya buhay niya. Apa imbaga na, awan makamuti Diyos. Awan ti makaamu iti Diyos, kinawan makamuti kini Adan. Alam niyo yung usapan na salita ni Ama, nga kuna, ay, sa hindi pala salita ni Ama, nga kunada, nag-take the tibor. Kasi parang Eastern University. Then nag-take sila ng board. Ang dali lang mag-pronounce. Pero yung salita na yun, suppose, maliwanag na yun. Ano ba na bago? Eh, I will going to show it na. Alam niyo sa katuruan, sa promise land, walang nabago. Walang nabago. Pero kung ako'y magja-judge, maraming nabago. Maraming nabago. Ano yung mga nabago doon? Mga kapatid ko. Katuruan, hindi na yun. Nabago na yung katuruan. Noon kit agdaydayaw dati man nakabaling na Diyos. Oh. Itatakit agdaydayaw dati ni Diyos Ama. Hindi nabago. Pero doon sa panagay, doon DJ nga, punto nga, ano itong tawag dito? Yung punto nga, sarita ni Ama, awan makamuti Diyos, hindi na bago yun. Anong ibig sabihin nyo? Yung kauhulugan, sapagkat the way na you repeat and repeat and repeat, parang kagaya lang yan ng ano eh, pagluluto ng bigas. They just follow. O, kabsat ah. Sabali mama, Diyos, titarita ito tayo, gluto ka mga bagasin. Isip ko lang konti doon para sa ganun magkain ang magkaunting din niya natin kasi hindi naman natin pwedeng iluto yung Diyos. Iyon yung bigas. Ngayon, almost everyone on us, siyempre nagsaring tayo ng bigas sa kaldero din, inaara-ara siya, wala, sumudang. Eh, nung dumating ang panahon, mayroon ng rice cooker. Hindi, hamuha sumrudan aja yun. Saksak mo din, iba ko, aglatak to, adyan itong maluto. Di na bago, no? Eh, wag mo sabihin, hindi po pwede magluto ngayon sa rice cooker. Kasi nakasanayan, magluto sa kaldero, sakalan. Kahoy. Oh, kaldero lang, paglupuan, kabsat. Hindi pwede, kasi nung naganap, nagawa yung rice cooker. Eh, pwede naman pala, iba. Pero, kanaging katulad, sa mga kasalan, silyasi paglutuan da. Iba na naman. Di mo, iba. So, itong katuruan na ito, katulad ng bigas naging kanin, mga kapatid ko, we were going to be like, tingnan natin kung how do we
going to explain kung paano natin maiporma ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, na magkaisa tayo doon sa ending ng usapan. Yung Milo, mga kapatid, ay yung oval pin, mga kapatid ko. Yun ay bago, nag-over tayong lahat. So nga kunana, ididi ng gagakon, 1990s kunana. Handa gamin kanon na siya ni Jemilo, so nga nagaramid na pa iti oval pin. O kunada. Diyay, pero tikunan ni Ama, nag-over ti tao. O balikan natin, awan ko si Diyos kita. Sapagkat mga kapatid ko, tiya mo ha, walang nabago lahat, walang nabago at walang ibang diniklare si Ama Martiniano. Wala siyang ibang diniklare. Should be mayroon na siyang diniklare. Mayroon na siyang diniklara na mayroon ang nakaalam sa Diyos. Mayroon na siya na siyang diniklare na nakaalam kay Adan. Na? Mayroon na, mayroon na sana. Tiya mo, I shouldn't use the word sana eh. But then, wala akong ibang magawa eh. Wala akong iba na magagamit. Kasi hindi direct. No? So, wala siyang, bakit hindi niya binago? Sapagkat until the end na kanyang pagtuturo, until the end na mayroon siya. Iti may siya nga banag actually. Maging si Ama Martiniano, hindi nila nakilala eh. Hindi nila nakilala. Kasi one of the word na sabi ko noon, may isang usapan, ito, usapan na naman, kwento sa promise lang, ang tanong niya, ang sabi niya. Mayat mitayata na siminto daytan. When and rubida dayta, idinalpas punpun ni Ama. Ah, apay na punpun ni Ama? Kituin apay ang mama? Kaano nga na ipunpun ni Ama? Ka idi nga, inatay, di ko idi na ipunpun, kukuan. Di jay tayo nagrugidag siminto. Kasano nga natay iso na? Niyapayan kayo mayide? Tatap na. Adap, hindi nagpabuya. Numangkuan mo nga natay. Nagpabuya. Ala, pilosopo ka man. I-promise lang na saritaan ha. Tatap ko na. Kasano yung marupta nga panunakandi? Biag nga nanayong kaibagayong mga si kayo mismo. Ibagayong natay ni Ama. Kasi sister, kinakita tayo man. Ala nga nga iulbot mo, kaya kita mag ang mamuti tao. O diba? Alangan. Ngayon ang tayo. Hang ko gamin nakita nga natalo. Alit sa hang ko nakita. Ngam tinakitak nagpabuya iso. Binuya tayo iti eh. Una ka niya. Nakalungon. Win aja iti. So aja iti natay. Apa, sino kami na yan ni Ama? Kini Ama Martiniano, managilod na magantalusi. Wungarod sinor ni Ama. Kini Ama Martiniano, ngarod, managilod na magantalusi. Hindi tayo magkaintindihan, ano? Talagang hindi. Sino kami ni Ama? Kini Ama, ngarod, Martiniano, managilod na magantalusi. Apo, di ka makawawak. Ganun na. No. Ngayon, susan. Kaya nga kung tignan natin si Ama Martiniano gumanap, hindi natin siya nakita. No. Kaya sabi ko, Sister Maria, ito ngayon, hindi kami nakikipagkompetensya sa promise land, but then, sinasabi ko sa inyo na huling-huli na nauditilin niyan ti promise land. Tangamin, napakataas na nung pagpapakilala namin kay Ama Martiniano, nahuli na kayo, andun pa rin kayo sa baba. Andun pa rin sa baba. Ni Ama Martiniano, nga managelod, damagang talusik. Wungarod. Sino ngarod ni Ama? Kani Ama ngarod, Martiniano, managelod, damagang talusik. Personality biyag, Ama Martiniano. Ngayon sabi ko. Itingamin ang mo, kani Ama Martiniano, kay isuti, personality biyag, kawumbay. Mutamay. Ngarod ti, mga matay ti biyag. Tata, kano nga, nakapuot ka tibiyag nga na tayo. Ewan ba yan? Siyempre, ginulagat. Itibiyag matay ka day. Bagitin na. Hanga matay itibiyag. Wun ah. Apay nga rin ibagam nga natay ni Ama Martiniano. Kaya kung hindi mo alam, kaya nga sabi nga nila, kahit nasa katotohanan ka na,
kung wala ka sa katwiran, matatalo. Paano kasi ka makakarating sa katwiran sa pamamagitan na kilala mo yung usapan? Oh, tingnan nyo, kagaya nung usapan sa akin, iti kuna ni Ama ni Inay Conchita, kay Inay naman tayo ngayon. Iti kuna na ni Inay Conchita, kung alimbawa na nabigyan ka no, ng kapangyarihan at kayamanan, yun yung usapan na. Alam nyo na yung kwento ko to, pero gusto ko nare-repeat just to relax yung mind natin at makilala natin. Makilala natin kung sino talaga yung mga nakita natin kasi. Nakasalamuhan natin sila pero hindi natin kilala. Nakilala natin si Ama Martiniano bilang Ama Martiniano managilo. Damagang talos eh. Ngayon sino tinagpagaraw, sino na magkutik ang kuwala. Behind yung pag-perform niya. Imagine mo mayroon ba sa atin, mga kapatid ko, nakakayanin niyang mabubuhay ng ganon kasimple. Manungaal dawon nga makan nga datanga nakaatang, aglumlumutan sana pailakanan. Mga antulan umangan. Aura aglumlumutan kang kanan na, ikaw nga. Oh, tapos yung mga, ano sasabihin ko? Yung mga tunay na believer ni Ama, o nagbubuo mo ito, nakipangamdama. Ay, naku, Diyos ko. Ano yung patunay na? Naniniwala sila. Naniniwala sila. Magyaman ako ni Diyos na nakasali ka dagi dyan. Ngamin ako, kaya rin yan. O, diba? O, niya, tikunada. Ngamin, aji, langaw. Ama, kaya ka nung pala tataga dalangaw nan. Araman na ba? Idikin na na. Pasas na. Diba? Alam niyo, sa totoo lang nakita ko, adi sigkak ni Ama. Adi talaga nakita ko, DJ. Birthday na, DJ. Sigkak na. Plema na. Ay, plema. O, plema. Kabsat ni Sister Vicky Atoy. Ay, hipag na. Hipag ni Sister Vicky. Talaga nakita ko, DJ. Pero Ama, nag-alingagot na talaga nga. Marumin ka. Oh, kasi nakita ko talaga eh. Yung tatakit ko ha, di aksarosarita, taludag, sasangod ha. Siyempre, dati, aribong-bunga kita eh. Tatakit ko ha. Maksika. Ah, wala kasta. Tatakit. Itayang pangiwa mo, kunana, DJ. Ipag ni sister ng Victoria de la Peña. Yung may tweeding ay. Ako, Diyos ko. Yung namatan. Pero buy-buya ka ha. Itayang, yung abong tangyo mo, itayang, ninagkas niya eh. Siyempre, ano mo, tatago nang di nagkas niya eh, o timmadar mo ni Ama, o tiinsigkak na dyan, tingiwat na. Diyos ko, hang ko pa yung magsaw, Diyos ko ito eh. Hindi mo nangagit ka akulat ha. Pagkadatis pa yung saw. Basta hindi ko makayanan yung ano, pero pinapanood ko. Tapos kaya, kuna na, ginagsika ka na, kuna na, di ko kaya na, inruwar na, kwintas. Nakita ko talaga kwintas. Eh nakita ko mit, DJ nga, insigkak na talaga. O, DJ nang isigkakan, ay di nang i... nang ikuan na di plemas na, di nang yakaran na. Di siyempre, di ikas di na dyan tidila na hamot nga plemas yun. O, di ba matigas na? Isu nga yun kasi na. Pero nakikasi hindi naman hanamit in detail agi lips na eh. Kaya makita mo talagang inluwana. Di plemas, diyan tingiwat, di dyan na. Ah, yun ang tamit na di dyan. Di ko, kung wala. Imagine mo, agi nga eh. Kasi dyan mo, ke plemas, agi nakita. Kasi, ikuan ko, kasi dyan na ke kwintas. Ginagaw na. Ginagaw na. Siyempre kukuha na eh. Ang sikak na dyan iwak mo, di jay? Sikak mo. Oh, ha? Urewang kwintas mo talaga, di jay? Ko? Magic. Oh, imagine mo talaga. Alam mo yung lumabas na una pendant, pero hindi ko na nakita yung kung ano nakalagay sa pendant. May pendant yun. Magbaling ay saldan. Oh.